Magandang araw po muli. Welcome po sa WP Starter. At sa video nito, nais ko pong ituro sa inyo ang pag-create ng database sa ating control panel or cPanel. Okay, so before po tayo mag-start, ay kung bago po kayo sa channel na ito, i-consider po ninyong mag-subscribe sa aking channel for more video tutorials. So let's start. So, ang una po natin gagawin ay pumasok po tayo sa ating control panel, mag-login po tayo, then once na nakapag-login na po tayo, ito ang ating makikita, ang control panel page, or ito po ang ating dashboard ng ating control panel. So, sa pag-create po ng database, so hanapin po natin yung database section. Okay, so databases section. Okay, so ito po ang i-click po natin ito, MySQL databases. Okay, so dito po tayo magsisimula sa pag-create ng ating database. Okay, so ilagay po natin yung ating database name. Okay. For example, div database. Okay, so i-take note lang po ninyo kahit ano po ang pwede nyo ilagay na name dyan. Wag lang pong wag lang po kayong maglagay ng space in between sa mga words na inyong ilalagay. So then pag okay na, makita niyo itong check dito, meaning okay yan. Then click create database. Okay, so na-create na natin yung ating database. Okay. Back po tayo, go back. Okay, so pagkatapos nating ma-create yung ating database, ang next nating i-create ay ang user ng ating database. So, for example, okay, so kahit ano po ang pwede nyong ilagay dyan as a username sa inyong database. Then, para po sa password, mag-generate po tayo. I-click natin itong button na ito, password generator. Then, i-copy po natin ito. Then i-check natin 'to. I have copied the password to a secured location. So i-click natin 'yan. 'Yan ang ating gagamiting password. Ang next po natin gagawin, makita po natin yung check icon dito sa gilid, meaning tama po ang lahat ng ating mga inilagay na information. So i-click natin itong button, create a new user. Then go back. Okay? Ang next na gagawin po natin pag na-create ng database at na-create na natin yung ating database username, ang next po natin gagawin ay i-add natin yung user sa database. Okay. Add a user to a database. So, i-select natin yung ating user dito sa checkbox. Okay, so ito. Then, i-select natin yung database na gusto nating i-assign sa user. Then, pag na-select na natin, i-click natin itong add button. Okay. Then, after that, mapupunta tayo sa page, new page, which is i-assign natin yung mga privileges. So, i-check lang po natin itong lahat. All privileges. Check natin itong checkbox na ito para i-check ang lahat ng mga privileges. Okay. Then, pag na-check na lahat, make changes. Okay. Okay, so makita ninyo ang confirmation na na-add na or na-granted na yung mga privileges sa database. Okay? So meaning niyan na-set up natin ng tama yung ating database. Pagkatapos niyan, go back. Paano natin i-check na existing na yung ating database? Balik tayo sa home. Okay, then PHP may admin, click natin ito, PHP may admin. Then wait lang. Then narito na po ang ating database na ginawa. Div DB. Click natin 'yan. So ready na po ang ating database. At successful po ang ating pagka-create ng ating database. So salamat po. I hope na nakuha ninyo ang maliit na tutorial at nakakuha kayo ng kaalaman. Magandang araw at salamat.